At alamin na natin ang latest sa Bagyong Paeng mula sa ating ABS-CBN News resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel? Magandang tanghali sa iyo, Tony. Tropical storm na po ang Bagyong Paeng at binigyan ng international name ng Nalge, ng salitang Koreano para sa pakpak. Huli po itong namataan sa layong 540 kilometers silangan ng Borongan City, Eastern Samar. Taglayan lakas ng hangin na 65 kilometers per hour at pagbungso hanggang 80 kilometers per hour. Kumikilos po ang bagyo pa west-southwest sa bilis na 10 kilometers per hour. Bilang paghahanda po sa paglapit nito, nakataas na ang wind signal number 1 sa Catanduanes, sa eastern portion ng Albay at Sorsogon, sa Eastern Samar, Northern Samar at Samar Province. Posible pong sa loob ng 36 hours magsimula ng maramdaman ang malalakas na hangin sa mga lugar na ito. Nadaragdagan pa ang mga lugar na may wind signal habang mas papalapit ang bagyo. Sa mga tatawid po mula Bicol patungong Samar, hindi na papayagang pumalaot ng Coast Guard ang mga barko dahil may signal na sa Northern Samar. Patuloy rin nakikilos pa northwest habang mas lalakas pa ang bagyo hanggang typhoon category sa mga susunod na araw. Nagkaroon po ng mas pakanluran na pag-usog sa forecast track ng PAGASA. Lalapit ang bagyo sa Catanduanes Sabado ng umaga at posibleng mag-landfall sa Aurora sa Linggo ng gabi. Maaapektuhan po ang malaking bahagi ng Luzon sa pagtawid ng bagyo. Magbabago pa po ang track dahil lumalakas pa ito at itinutulak ito ng isang high pressure area sa hilagang silangan nito, kaya manatili pong nakaantabay sa updates ukol sa bagyo, lalo yung mga babiyahe ngayong Long Ondas weekend. Ngayon pong araw ng Webes, ang shear line na banggaan ng malamig na amihan at mainit na hangin at ang trough o extension ng malawak na ikot ng hangin ng bagyo ay nagpapaulan sa Bicol Region, Calabarzon, Mimaropa, Visayas at malaking bahagi ng Mindanao. Kapamilya, maging handa po sa mga pagbaha at landslides lalo sa mga lugar na ilang araw nang inuulan. Samantala, malakas pa rin ang bugso ng amihan at malalaki ang alon, kaya bawal pang maglayag ang maliliit na bangka sa Ilocos Provinces, Cagayan Valley, Aurora, Northern Quezon, yung bahagi po ng Bicol Region na nakaharap sa Pasipiko at mga baybay ng Northern at Eastern Samar na wala pang signal. Posible po ang mahihinang ulan sa Cagayan, Isabela at Apayao dahil sa amihan, at dito po sa Metro Manila, maaraw mainit po at mababa ang tsansa ng ulan ngayong Huwebes. Magdadala pa ng malalakas na ulan ang Bagyong Paeng sa malaking bahagi ng bansa, lalo po sa Southern Luzon, bukas at sa Sabado. Yan ang headline sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Balik sa iyo, Tony. Oo. Ariel, linawin ko lang ha, kasi yung parang pinakita natin na babagtasin na ruta ng bagyo, parang paakyat siya eh, no? Tapos malaki yung sakop ng bilog. Ibig sabihin ba nun, ito, itong pinapakita natin, pag umakyat siya, maahagip ba ang Metro Manila? Ang pinapakita lang nung parang bilog ay yung forecast probability, kasi nga gumagalaw po yung bagyo. So ibig sabihin, pwede siyang kumilos pahilaga or pababa. Okay. So tama ka, posible na kung kumilos pababa ang bagyo ay maahagip ang Metro Manila. So tayo din sa Metro Manila, kailangan din po maghanda. Mm-hmm. At ayon sa PAGASA, sa araw ng Sabado, may malalakas pong pag-ulan na mararanasan dito, kaya kasama tayo sa kailangan maghanda. Alright. Nako, eh lalo na maraming yung mga kapamilya natin na pupunta na siguro sa mga puntod ng kanila mga yumaong minamahal sa buhay, eh maaaring kung gano'n, baka ipagpaliban muna nila yung pagdalaw, no, Ariel? Tama sana, kasi hanggang Lunes, Martes naman pwede pang dumalaw sa sementeryo. Di ko lang alam yung schedule ng ating malalaking sementeryo, no? Kumbukaso. Pero palipasin muna ang sama ng panahon sa araw ng Sabado at Linggo. Lalo na baka sila ay maipit pa sa mga pagbaha. Maraming salamat, Ariel!